lahat ng gawain ng Seventh-day Adventist ay mga imbento. So ang tanong po dito, ano pong pagkakaiba, I repeat, ano pong pagkakaiba sa Islam at Seventh-day Adventist? Adventist. Ako po ay isinilang, parents ko ay Seventh-day Adventist dati. At nag-edad ako ng 21. Mula isinilang ako hanggang 21 year old, Seventh-day Adventist ako. Nag-Muslim ako in the year 1981. At dati akong Seventh-day Adventist evangelist. At nakapag-aral ako sa church school, lumaki ako sa church school. Ako ang senior president, science club president of the Seventh-day Adventist, superintendent, battalion commander. Name all the leadership in secondary, ako po ang nag-top. Doon sa ang paaralan sa Forest Hills Academy. I have gone to Southern Mindanao Academy, sa Matutong View Academy, sa Forest Hills Academy, and supposedly, sana nandun ako sa Mountain View College, but sa badista ikaw, hindi ka pwede sa Mountain View College kung wala kang pera. Mag-working man ikaw o magbabayad, dapat mayroon talagang malaking deposito. So ang tanong po dito, ano pong pagkakaiba, I repeat, ano pong pagkakaiba sa Islam at Seventh-day Adventist? Sabihin natin. Ang Seventh-day Adventist, ang relihiyon ng Seventh-day Adventist, una, wala pong makita sa Biblia. Walang makita sa Biblia nga Seventh-day Adventist. Sa Quran, ang Islam na relihiyon ay mababasa, makikita na ang relihiyon ay pinatayo ng Allah. Ang katuruan ng Islam ay lahat ng ginagawa ng mga Muslim, basta hindi lumalabag ang iyong kanyang ginagawa tungkol sa batas, ay nandoon nagmula sa Quran. Whereas pag Seventh-day Adventist ikaw, lahat ng gawain ng Seventh-day Adventist ay mga imbento. Imbento, bakit? Noong bata pa ako, ang doktrina ng Seventh-day Adventist, tingnan mo daw yung nagtanong, brother, hindi ko makita yung nagtanong. Yung Seventh-day Adventist, hindi lang. Ang Seventh-day Adventist, gumagawa ng 27 doctrines. Yung bata pa ko, 27 doctrines. Ngayon, hindi na 27, 28 doctrines na. Ang tanong, sinong naggawa ng doktrina? Noon, sa panahon ko, ang Seventh-day Adventist, bawal ang cross. Pag may cross ang simbahan, bawal. Dahil ang cross raw, sa mga pagano. Ngayon, Seventh-day Adventist, may mga cross na ang mga simbahan. Okay? At ang unang doktrina sa Seventh-day Adventist, the first doctrine of the Seventh-day Adventist, according sa doctrine of Seventh-day Adventist, Bible is the infallible Word of God. Ang Biblia, isang aklat na hindi magkakamali. Pero ang patunayan ngayon sa mga scholars, ang maraming mali ang Biblia. And I am not a scholar, but I can prove even ang dami-dami ng mali sa Biblia. Ito pong pagkakaiba. Quran, walang mali. Biblia ang maraming mali. Binabago. Example, kilalang kilala, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Begotten. That whosoever believed in Him should not perish but have everlasting life. Yan ang King James Version at unang-maunang mga version. But lahat ng mga modern version ngayon, to this English version, the American version, the Revised Standard Version, of all modern version of the Bible, bigatin, wala na. Wala na ang bigatin. No more bigatin. Okay. Ang pinaka ginagamit ng Seventh-day Adventist na doktrina tungkol sa Trinity, because for the Seventh-day Adventist, the Son is omnipotent, the Father is omnipotent,
The Holy Spirit is omnipotent. Not three omnipotent, but one omnipotent. The Father is God. The Son is God. The Holy Spirit is God. Not three God, but one God. That is the doctrine of Seventh-day Adventists. Saan yan binabasa sa Bible, pinakamalapit? 1 John chapter 5, verse 7. For there are three that bear record in heaven. The Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. Visual yun. Four. Ang sa Seventh-day Adventists, 1 John chapter 5, verse 7. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. Of all ancient translation, mayroon yan. All translation, old English translation. But all modern translation of the Bible, to this English version, the Revised Standard Version, the King's Version, Revised Version of the King James, wala na. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one, wala na rin. Binura. So, amaayon sa Biblia sa Revelation, sino ang magdagdag, dagdagan ang kanyang parusa? Sino ang magbawas? Ay baba, kukunin ang kanyang pangalan sa the book of record in heaven. Pero ang dami, ang dami. Another say, inshallah makikita man ito sa mga pastor, Seventh-day Adventist. Sa Seventh-day, sa Muslim, during Friday, no collection of money. No collection. Friday, kasi ang general meeting ng mga Muslim, Friday. Okay? Ang general meeting of the Seventh-day Adventist, Sabado. Ha? Sabado. Sa araw ng Sabado, hindi bababa ng 5 beses kukuliktahan ang membro. Sabbath school collection, offering. 10 service, offering. Ha? Second service, offering. Youth, offering. Sa madaling sabi, ang mga membro ay kinukuliktahan hindi bababa sa 5 beses sa araw ng Sabado. Mayroon pang Miyerkules, mayroon pang Biyernes ng gabi, kinukuliktahan ang membro. Ang tanong, sa kapanahonan ni Jesucristo, nag-utos ba si Kristo na mungulikta kayo ng pera para gagamitin? Nangangailangan po ba si Kristo ng pera? Nangailangan. Bininta nga si Jesucristo eh. Pero sa panahon ni Kristo, hindi siya nangungulikta ng pera. Pero sa mundo, ang Seventh-day Adventist, walang Seventh-day Adventist sa mundo kung walang koleksyon. Maliban sa tithes, marami pa. May investment, may 13 Sabbath, pera. The most, itong pinaka-business sa Seventh-day Adventist is collecting of money. Collecting, mayroon pang nagbibinta ng mga aklat. So money is the priority of the Seventh-day Adventist. Hindi yung religion ang kautosan ni Kristo. Because we Muslim, we follow Jesus Christ more than the Seventh-day Adventist. Because the Seventh-day Adventist, they do not follow Jesus Christ. The Seventh-day Adventist. I'm not answering to my brother, I'm answering in general. The Seventh-day Adventist never follow Jesus Christ. For example, how Jesus Christ prayed. According to the Bible, Jesus Christ in Matthew 26:39, Jesus Christ prayed, he prostrated to the ground, he fell on his face to the ground, and he prayed to God. Paano magsamba ang mga Seventh-day Adventist? How? The Seventh-day Adventist, they prostrate to the ground? No. Nag-awit-awit. Huh? Sibuhano ako. Yung Sibuhano pa ako, may kantay. Ang maayong higala si Jesus dagayot. Sino nagturo niyan? Huh? Hindunggan mo ba si Kristo na nagtawag sa karniro? Sinong gumawa niyan, si Jesus? Imbento yan. Imbento ng mga tao at ginawang sa simbahan, awit-awitan. So, ang utos ni Kristo, hindi. Hindi sinusunod. Anong utos ni Kristo? If you love me, keep my commandments. Ano bang utos ni Kristo na sinusunod ng Seventh-day Adventist? Wala. Sabado. Tingnan natin kung may utos si Kristo ng Sabado. Walang utos si Kristo that you will rest on Saturday. Wala. Walang utos si Kristo. Okay, tanong.